maestro. Kung ako sa iyo, hindi ko na itutuloy ang pagbasa sa Biblia binabasa mo. Dahil sa uli, ikaw din ang iipit sa sarili mo. May pagkakakilanlan sa mga bulaang propeta. Malinaw po ang sabi ng Biblia. Mga kababayan ko, sino po ba ang reliyong nagtataglay at kinasusumpungan ng mga aral ng demonyo? Itutuloy ko po ang pagbasa. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Ulit po ang tanong, ano po ang mga aral ng demonyo na ituturo ng mga bulaang propeta? Ang una, ipagbabawal ang pag-aasawa. Ano po yung ikalawa? Ipag-uutos na lumayo sa lamang kati o karne. Sino po ba ang reliyon na may ganyang mga utos? Aba, mali ko. Ako ba tinatanong mo? Ang babasahin ko po sa inyo ngayon ay isang aklat katoliko na may pamagat na Ang Pananampalataya ng Ating Mga Ninuno, isinulat po ni James Cardinal Gibbons. Ganito po ang sinasabi sa pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia ay ipinatutupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordena. Aba, teka, Padre, kayo po ba ay may asawa? Wala. Bakit po wala? Dahil po ba sa say gusto nyo lamang o ito'y utos sa inyo? Bawal eh. Ayon, sapagkat ito ay utos sa inyo matapos na kayo'y maordina bilang pare, bawal mag-asawa na isa sa mga aral ng demonyo. Paano naman po yung ikalawang aral na ipag-uutos na lumayo sa lamang kati o karne? Isa pa pong aklat ang aming babasahin, aklat katoliko, siya ang inyong pakinggan, ang aral katoliko. Ganito po ang mababasa sa pahina 139. Sa ikalawang utos ay ipinag-uutos ng Santa Iglesia sa atin na mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamang kati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Kaya, mga kababayan ko, ang kinagisnan po nating reliyon, ang Iglesia Katolika Romana, ang nagtataglay ng mga aral ng mga demonyo. Sino po ang bulaang propeta na magliligaw sa maraming tao? Kayo na po ang siyang humusga. Yeah! May kailangan ka ba? Ay, wala po. Magandang hapon po. Hapon. Ah,
Maaari po bang tumulong? Maaari naman. Ah, sige po. Eh, wala ka bang gagawin sa bahay ninyo? Wala ho. Galing po ko sa yung eskwela. Eh, maaga po kaming pinauwi. Kaya dumiretso na po ako dito. Hmm. Eh, baka naman hinahanap ka na sa inyo, ha? Ay, hindi po. Lupito po ang pangalan ko. Diyan lang po yung bahay po namin, no? Dito din po sa may Calle Delgado. Hmm. Siya si kapatid na Florentino, ministro sa Iglesia ni Cristo. Ako naman si kapatid na Antonio. Mangangaral po ba kayo uli dito mamayang gabi? Hanggat maaari ay kung gabi-gabi namin ito'y gagawin namin. Hindi po kayo taga rito, ano? Alam ko po kasi kung bagong dating po dito sa amin eh. Kakadestino lang namin dito. Magtataguyod kami ng mga gawain dito sa Iloilo. Gawain? Ano po yun? Pagmimisyon at propaganda. Ipangangaral namin ang ukol sa tunay na reliyon. Ah, eh, hanggang kailan po kayo dito? Hanggat maraming taga rito ang makapakinig tungkol sa Iglesia ni Cristo. Eh, ba't naman po namin kailangan malaman ng tungkol po sa Iglesia ni Cristo? Para sila maligtas. Maligtas po? Oo. Sa araw ng paghukom o sa muling pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. At lahat ng nasa tunay na iglesia. Lahat ng mga tinawag ng ating Panginoong Diyos, isasama sila ng ating Panginoong Heso Kristo sa Bayang Banal. Bayang Banal? Ah, langit! Aba, hindi po pwedeng di ako kasama dun. Teka po, paano po ba ako magiging iglesia ni Kristo? Nakikita ninyo! Na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sola fide, faith alone. Papasukin si Jesus sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay maliligtas na po tayo. Paano naman po kung mabasa ko mula sa Biblia na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang mga gawa. Dito po sa Santiago 2:14, ganito po ang pinatutunayan ng mga banal na kasulatan. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Mahusay mangaral ang mga ministro ng iglesia, Pang. Kapag nagtanong yung mga pastor, may sagot agad sila. Galing sa Biblia. Lahat ng sagot ng mga iglesia, kinukuha nila galing sa Biblia. Kaya ba laging gabi ka na umuwi? Ang gabi, ano oras ka na umuwi? Hindi ko alam, Pang, eh, pero nakakalibang kasi magsaksi ng debate. Nag-aalas na namamang. Lagi kang ginagabi. Manong, mahusay mangaral ang mga ministro ng iglesia. Malinaw. Kakain ka ba? Opo, Mang. Paghahain kita. Hindi ka man lang makatulong dito sa bahay, Lupito. Sisibak naman ako ng kahoy sa umaga, Manong, eh. Tapos, nagigigib din ako ng tubig bago mag-skwela. Hayaan mo na, kaysa naglalaboy naman sa kabilang baryo kasama ang mga kaibigan. Huwag mong pabayaan yung eskwela mo. Oo, Manong. Husayan mo, Pitong. Sundan mo pagpupulis ng kapatid mo. Opo, Pang. Ay, Pang. Di ba may Biblia po tayo dyan? Pwede ko po bang magamit? Nagtala po kasi ako ng mga talataan sa Biblia na binanggit nung ministro kagabi. Magre-repaso lang sana ako. Bakit di arithmetic ang repasuhin mo? Bakit magpapastor ka ba? Tigilan mo nga yan! Lakbay na. Wala na ba po?
Bakit ka, Antonio? May sumusunod sa atin. Kung sino ka man, magpakita ka. Kung may bala kayong tambangan kami, ay wala kaming mga salapi. Mga mangangaral kami ng Iglesia ni Cristo. Lumabas ka dyan! Ako! Huwag po! Ako po ito! Lopito? Anong ginagawa mo dyan? Ay, Lopito, sinusundan mo ba kami? Sasama po sana ako sa inyo eh. Sasama? Ay, saan naman? Eh, di po ba pupunta po kayo sa Ibayo? Oo. Doon po sa kabilang baryo? Para mangaral? Pero paano mo nalaman nyo, Lopito? Eh, narinig ko po kasi kayo nag-uusap kagabi eh. Hmm. Tapos, nagpapasama po kayo kay Manong Victor. Lopito, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng papang mo. Eh, wala naman pong eskwela ngayon eh. Tsaka yayayain lang din ako ni Vicente doon na maligo po sa ilog eh. Eh, sasama na lang po ako sa inyo. Uwi na. Malayo yun. Mapapagod ka lang. Sige na po. Ay, ito po. Oo. May dala po ako sa inyo. Yan? Kamote po. Naglaga po ako kanina madaling araw. Eh, para panangalian po natin. Narinig ko po kasi na marami po kayong bahay na pupuntahan kaya naglaga na po ako. Chuck, nagugutuin po kayo. Eh, teka, Lopito. Bakit ba gustong-gusto mong sumama? Eh, marami po akong natututunan sa inyo eh. Hmm. Tungkol po sa Diyos, kay Jesucristo, sa mga talata po sa Biblia. Marami po akong natututunan sa inyo na hindi naman po tinuturo ng simbahan. Teka. Alam ba yan ng papang mo? Kaka baka kami ang mapagalitan ng papang mo, ha? Yung kuya mong pulis, ang tapang pa naman nun. Ba't naman po sila magagalit? Eh, wala naman po sigurong masama sa ginagawa ko eh. Pinapaalalahanan lang kita, Lopito. Hindi madali ang gagawin mong pakikinig sa iglesia. Eh, Manong Victor, wala na rin po akong balak na magsimba eh. Bakit pa? Ngayon pong napatunayan ko na marami pong mga itinuturo ang pari na labag naman po pala sa Biblia. Hindi nila madaling matatanggap ang pag-alib natin sa iglesia. Ang pamilya ko nga, nagagalit na sa akin eh. Pagwawalang bahala ko pa po ba yung mga katotohanang narinig ko sa loob ng iglesia ni Kristo? Magandang araw po sa inyo po. Magandang araw po. Ako po pala ang ka-Florentino. Kasama ko po yung mga kapatid ko po sa Iglesia ni Cristo. Mamayang gabi po ay magsasagawa po kami ng propaganda dito lamang po sa ating komunidad. Baka maaari po namin kayong maanyayahan po. Saan po ba yun? Ay, mamaya po ay susunduin po kayo ng ka-Victor at ng ka-Milencio para maihatid po kayo doon. Sige po. Ay, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Ayaw, mga kapatid. Sige po. Sige po. Magandang araw po sa inyo. Ay, kami po pala ay mga Iglesia ni Cristo po. Maaari po sana namin kayong maanyayahan mamaya pong gabi. May propaganda po tayo dito sa ating komunidad. Manong,
Ba't naman ang layo na pinupuntahan niyo? Sundan namin ang ministro eh. Kung saan siya makakasiwa. Oh? Saan po ba sila pupunta? Yung mga iba-ibang bahay. Ibang bayan. Nakakailang bayan na po kayo? Dami na din. Puti, kumakain na kayo dyan. Kain po. Kain po kayo. Sige. Muti po. Sige po. Ito muna ako dito. Ay, yeah. Kain po. Pa Florentino? Lagi niyo po bang ginagawa ito? Alin? Yung naglalakad po kayo ng malayo. Tapos, nagbabahay-bahay po kayo. Tapos, nalilipasan pa kayo ng gutom. Pagod na pagod. Para pangaralan at turuan ng mga tao. Oo naman, Lopito. Ito ay utos ng ating Panginoon Diyos na ipangaral ang kanyang mga salita. Ang hirap lang po kasi na ginagawa ninyo eh. Eh kung ayaw ng mga tao ang iglesia, eh di wag. Kailangan pa po ba silang kumbinsihin? Dapat iparating ito sa kanila, Lopito. Eh malinaw naman po kasi ang aral ng Biblia. Sundin man po nila o hindi. Nasa sa kanila na po yun. Dapat makarating sa tao ang pagkaunawa sa katotohanan ukol sa reliyon na dapat nilang aniban. Huwag nating ipagkait ang pagkakataon sa kanilang maiahon sa maling pananampalataya nang sa gayon sila man ay makatanggap ng kaligtasan. Ang hirap lang po kasi ng ginagawa ninyo eh. Tungkulin ang bawat kaanib na ipamahagi ang mga aral na kanilang tinanggap. Lalo na kami mga ministro at mga manggagawa. Nakahanda kami na sagupain ang anuman, maipangaral lamang ang aral ng Iglesia ni Kristo. Ang hirap po pala maging ministro sa loob ng Iglesia, no? Lahat po ba ng mga ministro ganyan? Oo, Lupito. Ito ay tungkulin na sinumpaan namin sa Panginoong Diyos. Ang sugo, ang kapatid na Felix Manalo. Nag-iisa siya ng pasimulan ang gawain sa Iglesia. Mas malaking sakripisyo ang kanyang pinagdaanan. Sugo? Si kapatid na Manalo ang ginamit na kasangkapan ng ating Panginoong Diyos sa pagbangon ng Iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas. Yan din ay bilang katuparan ng hula ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. At ngayon, Lupito, ang Iglesia ni Kristo ay laganap na sa maraming dako at lalawigan. Kinakasangkapan lamang kaming mga ministro at manggagawa. Bagamat kulang na kulang pa rin ang aming bilang kung iahambing sa paglago ng iglesia. Lahat po ba ng mga ministro katulad po ninyo na mahusay magsalita? Alam mo, Lupito, ang mga ministro at manggagawa ay tinuturuan, sinasanay upang maging dalubhasa sa Biblia at sa mga doktrinang itinataguyod ng iglesia. Walang tanging hangarin ang mga manggagawa at mga ministro ng Iglesia ni Kristo, kundi ang maipalaganap ang tunay na ebanghelyo at mapangalagaan ang lumalagong kawan ng ating Panginoong Diyos. O paano, tara na. Malapit ng maghapon. Magtatayo pa tayo ng tolda para sa propaganda natin mamayang gabi. Kahanga-hanga po ang sinseridad ninyo na maakay ang lahat ng tao sa tunay na paglilingkod. Ang Panginoong Diyos ang siyang tumatawag at humihirang sa tao. Kasangkapan lamang tayo upang iparating sa kanila ang magandang balita ng kaligtasan. Tara! Sasabing sila man ay kumikilala rin sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang sasabihin din nila ay nakagagawa rin naman sila. Sige po, pumaya pa muna po kayo mga kapatid. Ano, Victor? Wala na ho. Nakalayo na sila.
Itutuloy po natin, mga kapatid. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin. Anong Victor? Panginoon, bakit binabato at ginugulo nilang gawain? Kulit ba sila sa iglesia? Nasasaktan kasi sila sa ibinubunyag na iglesia ni Kristo ng mga maling aral ng ibang reliyon. Eh kung mali, ba't di nila iwan? Kinagisnan na. Iyon ang katwiran nila. Kaya nga dapat makarating sa pagkaunawa. Kaya pala hindi dapat itigil ni Kat Florentino ang pangangaral, no? Tama ka. Paano, Victor? Tutulungan ko sila. Paano? Mangangaral ka din. Eh, hindi ka pangakaanib sa iglesia ni Kristo. Eh, mag-aanyaya na lang ako ng maraming taong makikinig dito gabi-gabi. Sa binasa ko po sa inyo, may mga taong kumikinig. Tama yan. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, sasagawa po kami mamayang gabi ng propaganda dito lang po sa ating komunidad. Na maaari po namin kayong maanyayahan at ang inyong sambahayan. Bakit niyo ba kami inaabala? Ha? Marami kaming ginagawa. Di namin kayo kailangan dito! Kami naman po ay... Hindi namin kayo kailangan dito! Tandiyan niyo! Okay, tutuloy na muna po. Maraming salamat po. Sige po. Ayos, mapatid. Magkakaroon po kasi kami ng propaganda mamayang gabi. Eh, imbitahan po na sa ano namin kayo. Ay, pwede niyo po. Ulan. Baka hindi pa kayo kumain. Hindi pa po eh. Ah, magandang araw po. Magandang araw po. Nay, baka pwede po namin kayo maimbitahan na sumama po sa propaganda. Wala akong panahon eh. Marami akong gawa. Pwede niyo pong isama yung mga anak ko ninyo. Makakasama niyo po sa bahay. Eh, saan ba yan? Kung ikaw ay nagising at ang bahay mo ay inuumpisahan ng dilaan ng apoy, hindi ka ba babalikwas upang ito ay takasan? Upang huwag kang masunog? Paano na ang ating kaluluwa kung tayo ay magbubulag-bulagan? Ayan na ang apoy ng kaparusahan at hindi natin ito matatakasan. Hindi ba tayo babalikwas upang iligtas ang ating kaluluwa? Tigil! Tigil! Tigil ang kalawa na yan! Di ba binalaan at pinagsabihan na namin kayo? Sinabi ko na sa inyo, itigil nyo na yan! Wala po kaming ginagawang mali, Ginoo. Sinabi ko na sa inyo, huwag nyo nang ituloy yan. Di namin kayo kailangan dito. May karapatan ang sino mang tao na pumili ukol sa reliyon na kanilang aaniban, lalo na kung may kinalaman po ito sa kanilang kaligtasan. Eh bakit pinipilit nyo na pumasok sila sa reliyon nyo? Eh may mga reliyon eh, mga yan! Hindi po namin sila pinipilit, Ginoo. Subalit hindi po marapat na hadlangan natin silang makarating sa katotohanan at malaman ang tungkol sa tunay na iglesyang ililigtas ng Panginoon sa Kristo. Sige! Guluhin niyo yan! Guluhin niyo yan! Sadali ho! Teka ho, huwag naman po tayo masyadong marahas. Wala naman po silang ibang hangarin kundi mailapit tayo sa Diyos. Tumahimik ka, Lupito! Ba't di po natin sila bigyan ng pagkakataon? Ako hindi po ako iglesia, pero pinakikinggan ko po sila. At napatunayan ko pong totoo ang itinuturo nila dahil lahat po ng itinuturo nila nakabatay sa Biblia. Eh, nanggugulo itong mga iglesia ni Manalo na to eh! Kayo nga po yung nanggugulo eh. Nakakara lang naman po sila, di ba? Ba't di po kasi kayo makinig? Hindi naman para umanib o mag-iba po ng reliyon. Hindi po kayo agad iglesia ni Kristo.
Kung nakikinig pa lang eh, magsuri po muna kayo. Ang itinuturo nila ay para po sa kaligtasan ng tao. Kailangan natin ang Iglesia ni Cristo para maligtas. Tumabi ka dyan, Lupito. Wala kang kinalaman dito. Kaya pagbigyan po sana natin ang mga sarili natin na makinig sa loob ng Iglesia. Huwag po tayong magbulag-bulagan sa mali. Mali na nga po eh. Ayaw po ba natin na maligtas sa araw ng paghukom? Tama po ang kanyang sinasabi. Hindi po kami naparito upang husgahan ang inyong pananampalataya. Narito po kaming mga Iglesia ni Cristo upang maging kasangkapan na makarating ang mga tao sa pagkaunawa ng katotohanan. Itutuwid ko lang po ah. Hindi po Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Cristo po. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagtatag ng Iglesia. Hindi po kami namimilit, Ginoo, kung ano po ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos po ang siyang may hawak ng isipan at damdamin ng mga taong nais maglingkod sa Kanya, maging yaong mga nais magtamo ng kaligtasan. Kung sa bagay, tama ka. Wala naman sigurong taong magsasabing ayaw niyang maligtas sa araw ng paghuhukom. Payagan niyo po kami na patuloy naming ituro ang kalooban ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Inaanyayahan po namin kayo na magsuri at makinig. Samahan po ninyo ang inyong mga kababayan na laging nakikinig. Sabi sa akin na lagi ka daw kasama ng ministro ng iglesia. Ah, opo, Pang. Marami kasi akong nalalaman tungkol sa Biblia. Bakit ka sumasama sa kanila? Mag-iglesia ka ba? Ano po kasi? Iglesia ni Cristo po ang tunay na reliyon po. Sinasabi ko na nga ba eh! Nakaakit ka na ng mga yan! Tigilan mo yan! Pero Pang... Huwag ka nang sasama sa kanila! May reliyon na tayo! Pero po, Pang... Jaskin ka! Kung ano-ano yung inaatupag mo, mag-aral ka muna. Kundi, malilitik ka sa akin. Pero Pang, masama po ba na mas pahalagahan ko sa buhay ko o sa buhay natin ang para sa kaligtasan ng ating kaluluwa? Masagot ka pa! Pang, ang Iglesia ni Cristo po ang tunay na reliyong sa Diyos. Malilitik sa araw ng paghuhukom. Hindi, totoo yan! Tumigil ka! Kundi, masasaktan ka sa akin! May sapat ka naman na edad at pag-iisip ukos sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Mahirap nga lang at hindi mo kasundo ang mga magulang mo ukos sa bagay na yan. Galit po eh. Huwag na daw po akong sasama at makikinig sa mga pangangaral ninyo. Paano yan? Sapat na ang doktrinang tinanggap mo at maaari ka nang maisama sa gagawing pagbabautismo sa isang linggo. Totoo po! Magiging ganap na kaanib na ako sa Iglesia ni Cristo? Oo, Lopito. No, salamat po sa Diyos. Dininig po niya mga panalangin ko gabi-gabi. May makapipigil po ba sa kalooban ng Diyos? Kahit naman po siguro na magalit sila. Ang importante po, masunod ko po ang nais ng Diyos at wala pong makakahadlang sa akin sa pagiging iglesia ni Kristo ko. May pinagdaman na kayo na ba, ha? Ano? Bakit po sinaway si Papang? Dayos! Sinaway mo gusto ko! Lumayas ka! Itinatakwil na kita bilang anak ko! Layas!
Pwede po bahala sa mga. Subo ko sana ang pababayaan. Ano, Victor? Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Pasensya ka na. Huli na nang mabalitaan kong inalayas ka sa bahay ninyo. Nagagalit sila eh. Huwag ka mag-alala. Nagungo pa rin ng galit nila. Balang araw may intindihan ka nila. Pero hindi po ako titigil na manalangin para sa kanila. May awa ang Diyos, Lopito. Alik ka na. At doon ka na muna sa amin tumuloy. Habang hindi pa humupo ang galit ng papa mo. Ng propaganda mamayang gabi. Pwede niyo pong isama yung mga kasama po ninyo sa bahay, mga anak po ninyo, tsaka mag-anyayanan po kayo ng mga kabaryo po ninyo. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Magandang araw po. Mga Iglesia ni Cristo po kami. Maaari po ba namin kayong imbitahan sa isasagawang propaganda ng Iglesia ni Cristo? Dito lang po mamayang gabi. Pwede po ba namin kayo maanyayahan po? Sige po, ako sasama. Sasama po kayo. Kayo po. Maaari ba namin kayong imbitahan? Kayo po. Okay, magtitinda pa kami. Sandali lang naman po yun. Sige po, mamaya pong gabi. Ano po? Salamat po. Salamat po. Sa'yo, Lopito. Saan po ang punta niya yan? Hindi ko pa alam. Marahil sa ibang probinsya na. Kailan po kaya tayo magkikita ulit? Hindi ko alam, Lopito. Malawak na ang gawain ng Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas. Pinaigting ng kapatid na Manalo na makarating ang Iglesia sa lahat ng sulok ng bansa. Hindi lamang sa mga baryo o kaya sa mga lungsod, maging sa mga liblib na dako. Pero paano po ang Iglesia ni Cristo dito sa Iloilo? May destinadong ministro na hahalili sa amin. Sila na magpapatuloy ng gawain dito. Sa tulong ninyo, kayo nila ka Melencio at ka Victor. At lahat ng mga kapatid na tinawag sa dakong ito. Huwag kang magbabago, Lopito. Lalo mong siglahan ang pagtulong sa gawain at pag-aanyaya ng mga panauhin sa mga propaganda. Opo. At hindi po ako titigil hanggat hindi po nagiging kaanib sa tunay na iglesia ang lahat po ng mga taga rito. O paano, mga kapatid?
Maraming maraming salamat sa inyo, ha. Hanggang sa muli nating pagkikita. Salamat, kapatid. Doktor, salamat. Ingat po. Ingat po. Salamat sa inyo. Ka Florentino? Ka Antonio? May tatanong po sana ako, eh. Ano yun, Lopito? Mari po ba akong maging ministro? Napakarami pa po ang dapat matawag sa tunay na pagsamba sa Diyos. Kawawa naman po ang mga tao kung hindi po nila madirinig ang katotohanan mula sa Diyos. Kung yan ang nasa puso mo, nasa iyong damdamin at hangarin, kung yan ang udyok sa iyo ng Espiritu Santo at tinatawag ka ng ating Panginoon Diyos. Nakahanda po ako. Kahit ano pong sakripisyo, kahit ano pong masanggupang hirap, ang mahalaga po sa akin ngayon ay madala po ang lahat ng tao sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Sisikapin ko pong maging mabisang kamanggagawa ng Diyos at katuwang ng sugo upang ang iglesia ay madala sa lahat ng tao at sa lahat po ng dako. Lopito, ang Panginoon Diyos ang tumatawag at humihirang sa ministrong mangangalaga at magmamalasakit sa hawa ng Panginoon. Manalangin ka ng marami. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos, kapatid. Mauna na kami sa inyo, mga kapatid. Tuloy na kami. Dali niyo na po ito. Malayo-layo po ang inyong lalakbayin. Salamat. Kanta niyo. Mauna na kami sa inyo, mga kapatid. Sige po. Lalakarin natin. Sisimulan na po natin ang pangangaral sa kabilang baryo. Nawa ay at ang panawagan ko sa lahat ng mga ministro at manggagawa katulad ko, hawakan yung mahigpit gaya ng sabi ng kapatid na Felix Manalo sa akin noon nung ako'y magpaalam na pupunta sa distrito Aguirre. Magpakalakas ka. Pagdating mo sa distrito, sabihin niyo sa mga kapatid, kinukumusta ko sila. Sabi na, masuguyan, kinukumusta ko sila. At sabihin niyo at tulungan ninyo, ang iglesia hindi pababayaan. Ano man ang mangyari, sabi ng sugo, hawakan niyo po ang pagka-Iglesia. Kung sakasakali, hindi man tayo magkita at ikaw naman ay palista rin punta sa destino, magkita tayo sa bagong langit at bagong lupa.